Good day mga ka-fixit! The Notorious Tagaytay Talisay Road. Samahan niyo ako as we drive uphill dito sa kalsada na ito. Dito lang yan, in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Nandito po tayo ngayon sa paakyat na kalsada ng Tagaytay Talisay Road. Tinawag po itong The Notorious Tagaytay Talisay Road dahil sa dami ng kurbada at sa dami ng sharp curves and sharp bends nitong kalsada na ito. So pag dinadiretso mo to, ang labas nito dun sa Tagaytay Rotonda. So yan, aakitin po natin ito uphill mga ka-fixit. So galing na tayo dito sa Ligaya Drive, nagbaneho po tayo dun ng pa-downhill. Yun po yung first part ng video na ito. So dito sa second part ng video na ito, tataakin naman natin itong Tagaytay Talisay Road ng pa-uphill. So sabi nila sobrang dami daw ng uphill dito at sobrang dami daw ng sharp bends dito and sharp curves. So makikita niyo dito sa papakita kong roadmap, kaya kung makikita ninyo, sobrang dami nga naman talaga ng sharp bends and sharp curves. And ultimately, ang lalo pa nagpahirap sa kalsada na ito, yung sobrang uphill siya. So para kang umaakit ng bundok. Okay mga ka-fixit? So this is 11.7 kilometer drive. So around 25 minutes siguro, around 25 minutes drive. So subukan natin yan mga ka-fixit. Actually first time ko palang magdadrive sa kalsada na ito, no? Nakakayamang aminin. First time ko palang talaga magmamaneho sa kalsada na ito dahil nung dati, nung napadaan ako dito, ako po ay isang pasahero at pa-downhill and uphill po yung driving namin. Okay, so sa pagkakataong ito, ako yung magmamaneho. And as we go along, as we drive along this road, magbibigay ako sa inyo ng mga simple tips to remember kapag magmamaneho kayo sa mga ganitong klase ng uphill and downhill roads na sobrang dami ng sharp bends and sharp curves. So naumpisahan ko na yung mga simple tips na yan doon sa first part ng video na to. Itutuloy ko lamang dito sa video na to mga ka-fixit yung mga simple tips na yan. Okay? So signal lang ako ng pakaliwa. Tayo lalabas sa kalsada na to and we will enter this Tagaytay Talisay Road. Pagbungad mo pa lamang mga ka-fixit dito sa kalsada na ito, ayan, paakyat na agad. Okay? So, syempre, ang gagamitin natin, lowest gears mga ka-fixit. Lowest gears, meaning, usually sa mga ganitong uphill roads, first gear and second gear lamang po yung magagamit natin. No? Kasi we will be driving slow and we should keep in mind na kailangan natin yung torque na binibigay or pulling power na ibibigay ng lower gears. No? Kapag ka naramdaman mo na hirap yung iyong sasakyan sa mga paakyat na kalsada kagaya nito, halimbawa nakatersera ka, mararamdaman mo yan, medyo bumabagal yung sasakyan kahit nagbibigay ka pa ng gas. Pwede natagdagan mo yung gas pero hindi na nakaka-abante ng maigi yung sasakyan or yung pulling power niya humihina. Ibig sabihin, kailangan mo mag-shift down na gear. So ito, sobrang sharp bend dito mga ka-fix ito. I'm using first gear at the moment to give me that pulling power na kailangan ng ating sasakyan para maiahon tayo sa sharp curve na ito na sobrang paakyat. Okay mga ka-fix it. So usually first gear, second gear, kapag medyo nakagwelo na yung sasakyan at stable yung tapo, you can shift to second gear. And dahil medyo diretso itong kalsada, around 2.5 kilometers per hour, shift ako sa third gear. So ayan, kayang-kaya ng sasakyan natin kapag ganitong medyo level yung kalsada mga ka-fixit. Pero pag nakarating ulit tayo sa medyo paakyat na kalsada, mag-shift down na gear ako mga ka-fixit. Okay? So recap lamang sa mga safety tips natin na inumpisa natin sa first part ng video na to. So siyempre, ayan, nararamdam ako naka third gear tayo, hirap yung makina. So mag-shift down na gear ako to second gear. Ayan, kayang-kaya na ng second gear mga ka-fixit, okay? So recap lamang to sa mga safety tips natin. Una-una dyan, yung kailangan nasa kondisyon yung iyong sasakyan bago ka magmaneho sa mga ganitong klase ng kalsada. Pangalawa, yung check your gas meter. So siyempre, dapat maraming gas yung iyong sasakyan. Kasi mahirap kapag ka naubusan ka ng gas sa mga ganitong klase ng kalsada, lalo-lalo na sa gabi. No? So third tip natin, turn off your AC, your air conditioner, air condition ng iyong sasakyan para yung power na dapat ibibigay niya sa AC is magagamit ng iyong sasakyan, no? Kumbaga yung pulling power, yung buong pulling power ng iyong engine ay magagamit po talaga sa iyong sasakyan para makaahon ka sa mga ganitong klase ng kalsada. Pero ngayon nga sa pagkakataon na ito, hindi po natin pinatay ang ating aircon dahil meron po tayong pasahero, I'm with my family, so kailangan po natin yung aircon mga ka-fixit. At syempre, pagka pinatay ko po yung aircon, I'm obligated to open the windows and mahihirapan po kayong marinig ng maayos yung aking boses. Okay? So, anyway, I'm confident na kayang-kaya ni Miggy and yung skill level ko is I'm confident enough na kayang-kaya natin magmaneho sa ganito klase ng kalsada without turning off the aircon mga ka-fixit. Okay? Okay, yung susunod na sa safety tip natin, shift gear to the lowest. So, mga ganitong pagkakataon, first and second gear lamang ang ating magagamit mga ka-fixit. Ito kagaya nito, sobrang taas ng sharp bend dito. So, first gear.
kayang-kaya ko ni Midian, kahit tatlo ang sakay ng ating sasakyan. Okay? Yung sunod na safety tip natin, clutch, brake, and gas pedal. So, know your pedals. Familiarization, kailangan alam mo paano gamitin yan para hindi ka masunugan ng clutch sa mga ganitong klase ng kalsada. Okay? So, all throughout this video, makikita mo paano ko ino-operate itong mga pedals na ito, mga ka-fixit. I mean, first gear now. Yan. Kitang-kita nyo naman, kayang-kaya ni Midian. Okay. Susunod sa safety tips natin, coasting. Coasting in neutral, mga ka-fixit, very controversial. Huwag ka magko-coast in neutral when going downhill. Pinakita ko na sa una nating video. Sa video na ito, hindi tayo talaga makakapag-coast in neutral dahil packet po ito, mga ka-fixit. So kailangan natin yung cooling power ng ating engine to be transferred sa ating transmission para maparang krate yung ating sasakyan through the wheels. Okay? So meron namang safe coasting in neutral when we're driving slow, mga ka-fixit. Pinakita ko na yan sa another video natin. At maglalagay ko ng link ng video na yun sa upper portion ng video na ito sa description below para mapanood mo. Ito, another curvy road, mga ka-fixit. Pero medyo pantay po yung kalsada, kaya hindi ko po nararamdaman na nahihirapan yung ating sasakyan. Ultimately, kung nasa tamang gear ka naman, as you go along this curvy road na uphill, hindi mo mararamdaman na nahihirapan yung iyong sasakyan. Okay? Pero kapag ka nasa maling gear ka, at nasa maling speed pa, at bakit ang kalsada, mararamdaman mo yan definitely, mga ka-fixit. Hirap yung makina ng iyong sasakyan. So know your vehicle. Usually, sa mga malalaking sasakyan na mayroong malalaking makina, hindi talaga sila mahihirapan sa mga ganitong klase ng kalsada. So next sa safety tips natin, mga ka-fixit, speed and distance. So dapat nasa correct speed ka, no? Usually 20 kilometers per hour, 20-30 kilometers per hour sa mga ganitong klase ng kalsada. Hindi ka makakapag overspeed dito kasi napaakyat, tapos ang daming sharp curve, sharp bends. Okay, mga ka-fixit, and distance. Keep your distance sa mga vehicles, lalo sa mga vehicle in front, no? Just in case na magka-problema sila, mapa-atras man yan or mapahinto, makakapag-maneuver ka, makakagawa ka ng paraan upang hindi kayo madisgrasya, no? Kapag mayroon kang safe distance sa kanila. Okay, mga ka-fixit. So next sa ating safety tips, read the signs, no? Basahin mo yung mga senyales, basahin mo yung mga signs sa kalsada. So ta-transfer ko lamang, I'm ultimately using a second gear sa mga kalsada na ito. Read the signs. All throughout this driving scenario, mga ka-fixit, ang dami natin nakikitang signs sa kalsada, no? Mga signage na makakatulong sa'yo upang makapag-drive ka safely sa ganitong klase ng kalsada. Usually maraming mga nakaharap na signage doon sa mga bumababa, sa mga pa-downhill. Pero dito sa pa-uphill, wala kang makikita masyadong signage, no? Pero nung nasa Ligaya Drive tayo, as we go along pababa sa kalsada na yon, ang dami nating nakikitang signage, no? Nakita niyo po yung ginawa ng motor na yon? Umovertake siya sa blind curve, mga ka-fixit. May pagkatanga ito. Kung meron po tayong kasalubong sa time na yon na medyo mabilis ang dating, nabangga sila. Okay? So, that puts me on our next tip, mga ka-fixit. Pagdating dyan sa usapin na yan, yung overtake, no? Pagdating sa usapin na overtake, mga ka-fixit, huwag na huwag po tayong ma-overtake sa mga ganitong klase ng kalsada. Uphill man yan or downhill, lubha pong delikado. Kung mapapansin po ninyo sa kalsada na ito, makikita nyo po dyan, meron pong linya sa gitna, no? Orange, pero ultimately sabi nila yellow line yan, pero kulay orange dito. So lagay ko lang sa first gear. Yan. So solid orange line or solid yellow line. So ibig sabihin, overtaking is prohibited sa ganitong klase ng kalsada. Unless may mga pagkakataon kasi na sobrang bagal yung nasa harapan mo at medyo alanganin, so mapipilitan ka mag-overtake. Pero dapat siguraduhin mo na wala kang kasalubong, tapos yung nakasunod sa'yo medyo malayo or wala kang kasunod, then maging pasensyoso ka, no? Kailangan hanapin mo yung tamang pagkakataon para maka-overtake ka safely. Kagaya nito, medyo diretso yung kalsada at malayo pa yung kurba, pwede kang umovertake. Pero kapag ka mga blind curve, hindi mo kita yung darating sa kabilang side ng kalsada sa mga paliko, huwag na huwag kang overtake. Okay? So pasensya na, medyo mabagal yung pagpapatakbo ko, no? I'm taking my time driving through this road para madiscuss ko ng maayos din yung lahat ng gusto kong sabihin. Okay, mga ka-fixit? Pero pwede pa nating bilisan ng kaunti, no? Pero we're just enjoying the view. While I'm vlogging, mga ka-fixit. So lalong-lalo na ito, nakikita nyo double solid yellow line. So yan. Tapos merong sign dito, makikita ninyo, going to the left. Na yan, makakatulong din yan para alam mo agad na yung kalsada is going to the left, no? Kasi kung mapapansin ninyo, mga ka-fixit, ayan, may sign din dito, no? Ang ibig sabihin ng parang soil erosion or ano bang tawag doon, yung may mga nalalaglag na bato sa lugar na ito. So mag-iingat. Ayan, going to the left. Kung mapapansin ninyo, wala kasing ano dito, street lights o yung mga poste ng ilaw, no? Kaya kapag ka sa gabi, no, lubhang madilim dito sa mga kalsada na ito, kailangan yung mga sign para mabigyang warning yung mga driver na dumadaan dito kung ano yung sunod na liko. Okay? So read the signs, mga ka-fixit. Next sa ating safety tips dito, pagdating dito sa pagdadrive sa mga ganito klase ng kalsada, is drive light, mga ka-fixit. Ibig sabihin,
huwag overloaded yung inyong sasakyan, no? Know the capacity of your vehicle, so huwag kang mag-overload. Dito sa pagkakataon na ito, I'm with my family, I'm with my wife and son. So tatlo kami sakay ng sasakyan nito, pero walang problema, kayang-kaya ng ating sasakyan, kayang-kaya ni Mitsubishi Mirage na umahon sa ganitong klase ng kalsada. Meron pa po kaming konting mga bagahe sa likuran, pero wala pong problema yan, kayang-kaya. Alam ko naman po yung capacity ng ating sasakyan, no? Kung ano yung kaya niya sa hindi, so hindi po natin siya i-overload. So pagdadaan ka sa mga ganitong klase ng kalsada, pay attention sa load ng iyong sasakyan. Do not overload your vehicle para alam mo makakaahon ka sa mga ganitong klase ng kalsada. Okay, mga ka-fixit? So meron ng mga nagkwento sa akin, meron akong mga kaibigan na nagkwento tungkol sa mga ganitong klase ng kalsada. Napadaan daw sila dito sa notorious sa drive nga na ito. So kapag ka ganito, sharp bend na blind curve, huwag kang overtake, mga ka-fixit, no? Maging pasensyoso ka. Antayin mo na mag-clear yung kalsada and wait for the safe opportunity para malampasan natin itong nagbabike na ito, kasi hindi na natin siya pwedeng overtake ng alanganin, no? So ito, safe opportunity na to, pwede na to. Ayan. Siyempre, delikado rin po para dun sa nagbabike, no? Kung overtake natin siya ng masyadong dikit. So dapat, give space, mga ka-fixit. Nasaludoan kita. Hey! Okay? So tuloy ko lang yung kwento. At medyo nauubo ako, so inom lang muna akong tubig. Okay, mga ka-fixit. So yung kwento ng kaibigan ko, they are using a Toyota Corolla, no? Yung medyo lumang Toyota Corolla. 1.2 yung engine niya, mga ka-fixit. Pero puno sila. Driver, passenger sa left, passenger sa right side, then tatlong tao sa likod, puro lalaki. Medyo mabigat yung karga ng sasakyan. Dito rin sa kalsada na ito, nasunugan sila ng clutch. Hindi ko lang alam in particular kung saang parte ng Tagaytay Talisay Road, pero yung sa sobrang paakyat daw. So doon sila nasunugan ng clutch. Hindi ko alam kung driver error, dala na rin ng kalumaan ng sasakyan, no? Dahil mabigat din talaga yung karga ng sasakyan, no? At that time. So, yun, kaya sila nasunugan ng clutch, mga ka-fixit. So naghalo-halo na. Ayan, sabi, oh, warning, dangerous curves, nakalagay dun sa signage. So doon pala mabibigyan ka na niya ng warning. So mag-iingat po sa mga ganitong klase ng kalsada. That's why we are driving slow at a very manageable speed, mga ka-fixit. Tsaka kung mapapansin ninyo, walang masyadong dumadaan dito, no? Kasi nga, maraming kurba at uphill driving, mga ka-fixit. So, I'm understanding now bakit tinawag to na notorious road, mga ka-fixit. So, my wife and son are enjoying the view while I'm vlogging, mga ka-fixit. So, I'm paying close attention, no? Sa kalsada, mga ka-fixit, kasi lubhang delikado po pag naalis mo po yung attention sa mga ganitong klase ng kalsada. Ganda ng halaman. Ayan. So sa mga may balak po mag-drive dito sa Tagaytay, particularly dito po sa Tagaytay Talisay Road or sa Ligaya Drive, aka Sungay. So take note of my tips, no? Sa vlog na ito, para malaman nyo po ano ba yung mga kailangan nyong i-take into consideration and i-prepare sa inyong sasakyan bago kayo magmaneho sa mga ganitong klase ng kalsada para maging safe po yung inyong experience. Okay, mga ka-fixit. So kung sakasakali man na mabitin tayo sa mga ganitong klase ng kalsada na uphill, so meron na rin naman akong ginawang video tungkol dyan, no, uphill starts, no? Actually, yung mga ginagawa akong video, magagamit nyo lahat yan sa mga ganitong klase ng scenario, gaya na lamang no, maintaining your paano ka maging gitna sa kalsada, sa mga mo magpapamaintain yung iyong sasakyan na nasa tamang linya sa kalsada, uphill starts, tapos yung recent video na ginawa ko na spiral ramps, no? Yun, lahat yun makakatulong sa'yo para sa mga ganitong klase ng kalsada. So panoorin mo lahat yung mga video na yun, mga ka-fixit. Maglalagay ako ng mga link ng video na yun sa description ng video na to. Pwede rin ako maglagay ng link sa upright portion ng video na to para mapanood mo. Okay, mga ka-fixit? So kung mapapansin ninyo, mga ka-fixit, we're driving na nakabunta tayo dito sa truck na ito. So we're keeping a safe distance. Yan, about 2 to 3 cars yung safe distance natin dito sa truck. Medyo mabagal din yung pagmamaneho niya. I-assume loaded itong truck na ito, kasi nakikita ko rin yung inflation ng gulong niya sa likuran, no? Medyo parang naka-flat ng kaunti. So I-assume mabigat yung karga niya. So nagsenyas yung driver na pinapa-overtake niya ako, pero I'm waiting for a safe opportunity, mga ka-fixit. Kasi medyo curve nga yung kalsada at blind curve, so maghihintay ako ng safe opportunity. Nakita ko yung kasalubong.
Eto, medyo safe dito ang overtake sa susunod na curve na ito kasi medyo straight. Maghihintay lang tayo kung wala tayong kasalubong bago tayo umovertake. Okay? Oh, ayun, oh, buti oh. Kita nyo yan, may kasalubong. So, umovertake tayo, nagmadali tayo. Sa ganung pagkakataon, delikado po yung makafix it. Okay? So, we need to wait for a safe opportunity. Never rush pagdating sa overtaking. Nakita ko na diretso yung kalsada mga ka-fix it. At safe na umovertake kasi wala naman tayong kasalubong at wala rin nakasunod sa atin, no? Kita ko po lahat yan sa ating door mirrors, left and right, and sa ating rear view mirror. Okay? So always check your mirrors before doing an overtake mga ka-fix it, no? Siguraduhin nyo na safe before you proceed. Pagpapasin ninyo, ang dami ng sign sa part na ito. Warning, dangerous curve, nakalaki doon. Ito, meron ding sign dito na pakaliwa yung kalsada na ito. Warning, prone to landslide. So yun, huwag kang dadaan dito kapag may bagyo mga kapiksel kasi prone to landslide. So pag lumampot yung lupa, ayan, delikado po. Mabuti na lang din at naglagay sila ng mga railing sa gilid, no, sa kanang bahagi ng kalsada kasi nasisilip ko yung kanang bahagi ng kalsada bangin. Sobrang pababa mga kapiksel. So kapag nag-lose control yung vehicle dito at walang safety railing sa gilid, sa kanan, maaaring dumiradiradyo yung sasakyan sa bangin sa gilid. So, lubos na pag-iingat po ang kailangan kapag nagmamaneho pa sa mga ganitong klase ng kalsada. Kapag ka mga ganitong curve ka-fix na ito, hindi mo kailangang alisin yung iyong kaliwa at kanang kamay sa iyong manubela. Lipat ko lang sa second gear. Medyo bumagal na masyadong tapo natin doon, slow down tayo dahil may mga tao. Kaya ako nag-shift down na gear to second gear mga ka-fix it. To give us that particular torque na kailangan natin, no? Pulling power para makarangkada ulit smoothly yung ating sasakyan. So pag sharp curve na ganyan, yan, steer mo ng tama yung iyong manibela mga ka-fix it. Easing off, ibig sabihin alisin mo yung iyong kamay ng kaunti, easing off, hindi mo aalisin fully yung iyong kamay sa manibela. Nung easing off, yung sabihin, papakawala mo lang siya ng kaunti para pumalik siya to its natural position or sumenter ulit yung gulong. So yung mga gulong po kasi ng ating sasakyan, sumisenter po ulit yan kapag binitawan po natin yung ating manibela. Pero hindi mo kailangan bitawan yung iyong manibela fully. Easing off lang, pakawala mo lang ng kaunti. Para kung kailangan na hawakan mo ulit yung manibela, mahahawakan mo ulit siya to maintain control. Siguro pag nagkaroon ng Tokyo Drift, Philippine Edition, pwedeng dito nila gawin. Kaya lang po, lubhang delikado po mga kapiksit, no? Kasi sobrang sharp curve, sharp turns po ang mga kalsada dito. And, nasa pa-downhill na kalsada naman tayo. So I am using the engine brake of the second gear. Yan, engine brake, hindi po tayo nag-apply ng gas. Pag kailangan pumreno dahil medyo bumibilis nang sobra yung ating sasakyan para ma-maintain yung control, preno po. So para makapag-proceed, give it gas. Slight lamang, kaunting-kaunti lamang. Sharp curve, so preno po ng kaunti, then proceed. Adding gas, slight gas lamang. Maintaining control of our vehicle. Engine brake of the second gear. Then preno pag kailangan. Exit the turn, give it gas, slight lamang mga ka-fix it. Preno ulit, sharp bend. Give it gas, exit the turn. At times mga ka-fix it, ginagamit ko yung engine brake ng ating second gear by easing off the gas. Ibig sabihin, inaalis ko po yung aking pagtapak sa accelerator pedal. So ino-okayan ko lang po ngayon, no? Inaalis ko talaga yung pa ako. Pero ultimately, pag naka-apak po yung aking panagay sa accelerator pedal, gusto ko mag-ease off, inaangat ko lang po yung pa ako. Ibig sabihin, the sole of my shoe is touching or almost touching the accelerator pedal, pero hindi po ako nagbibigay ng gas. Okay? Ganun po talaga sa pagda-drive. Pero just for the sake of this video, inaalis-alis ko po yung paa ko na ganyan para maipakita sa inyo na hindi po talaga ako nagbibigay ng gas. So yung marami rin po nagbabike dito sa kalsada na ito. So pag nakakita kayo ng ganyan, mag-iingat po tayo. Magbigay po tayo ng sapat na espasyo, no? Pwede rin po kayong gumamit ng navigational tool or application kagaya ng Waze, no? Para matulungan po kayo mga ka-fix sa mga ganitong pagkakataon at pagbigyan po kanya kayo ng warning kung ano po yung sunod na liko, no? Makikita nyo rin po yan sa Waze. So, very handy tool lalo-lalo na sa gabi. No, para kahit medyo madilim sa kalsada, no?
Mabibigyan kayo ng warning ni Wiz kung ano yung sunod na liko. Left or right man yan. Sharp curve or sharp bend. Or straight road, mga kapiksel. Dahan-dahan lamang po tayo, dami tumatawid. Mabuti na lamang din po, tapos na po yung construction na ginagawa dito, no? Kasi may mga napanood akong video, around 2020 na, may construction daw pong ginagawa sa kalsada nito. DPWH maintenance pala itong mga ito, mga kapiksel. So, minimaintain lang nila yung lugar. Which is very nice, no, mga kapiksel, ibig sabihin, para maging kondisyon at maayos po muli ang lugar na ito. Let's enjoy the moment, mga kapiksel. Let's enjoy the view as of the moment. So, magpe-play muna ako ng background music para ma-enjoy natin yung view dito sa kalsada na ito. Kalsada dito sa part na ito, no? So actually ito po yung ginawang part ng kalsada na ito. So ang ganda ng pagkaka-espalto, ramdam na ramdam ko po sa ating sasakyan, no? Kapit na kapit yung gulong, walang vibration, wala akong nararamdaman ng lubak, no? Sa ating sasakyan. So naka third gear tayo ngayon, mga kapiksid, pero nasa pocket na kalsada na tayo ngayon ulit. At medyo curve pa, pero kayang-kaya pa rin ang pulling power ng third gear, no? Na umahon dito sa particular na kalsada na ito. Wala akong nararamdaman ng hirap sa ating makina, kaya hindi ako nagsiswitch sa second gear. Ayan, kaya-kaya pa ng third gear. Considering na loaded yung sasakyan natin ngayon, ibig sabihin, meron po tayong mga sakay na pasahero at meron din po tayong bagahe sa likuran, sa compartment ng ating sasakyan. Pero kaya-kaya ni Gigi. Sa mga hindi po nakakaalam, Mitsubishi Mirage 2014 model GLX manual. This is a 1.2-liter engine, mga kapiksel, 3-cylinder lamang po. So 3-cylinder, kaya matipid sa gas. Pero syempre, underpower siya. Kung ikukumpara mo siya sa mga Vios, ha? Toyota Vios na 4-cylinder, no? Pero ultimately, sa mga ganitong klase ng kalsada, kayang-kaya pa rin ng Mitsubishi Mirage. Walang ka-problema. Okay, mga kapiksel, tumabi lang po tayo sandali kasi pinulitan ko po yung battery ng ating RPM gauge camera kasi lulubat po kasi siya. So, magpo-proceed na po ulit tayo dito sa Tagaytay Talisay Road. Malapit na po tayo sa rotonda, no? Konting tiis na lang. So, clutch all the way down, uphill start, no? Patanggalin ko na yung ating handbrake, uphill start using the brake pedal only. So, clutch all the way down, first gear, gas, then clutch method. At makakalabas na po tayo sa kalsada, kahit uphill pa to. Okay? So, I'm in second gear now, mga kafixit. Kung mapapansin ninyo all throughout this video, mga kafixit, I usually shift or yung minimaintain natin yung RPM level natin around 2,000 to 3,000 RPM level only, no? Hindi tayo lumalampas masyado sa 3,000 kasi ultimately, kailangan lamang natin yung ganong taas na RPM range, no? Using first gear and second gear, no? Sa ganitong klase ng kalsada, mga kafixit. And syempre, using too much rev sa ating makina, mga kafixit, could damage the clutch. Particularly, the clutch friction disc, mga kafixit. So dapat in-maintain lamang natin sa tamang level yung ating RPM range. And syempre, our engine runs efficiently and smoothly at that RPM range, mga kapiksel. So 2,000 to 3,000 RPM is enough, mga kapiksel, para sa particular model na to and sa application sa ganitong klase ng kalsada. So first gear, dahil sharp bend at sobrang paakyat ito. Second gear. Okay, mga kapiksel, nandito na po tayo sa Tagaytay Rotonda. So nalampasan po natin yung notorious Tagaytay Talisay Road, mga kapiksel. Congratulations! Palakpakan! So naririnig niyo po, napalakpak po yung ating aking family. Ayan. Congratulations to us. Okay, mga kapiksel. So, huwag po tayong matatakot. Huwag po kayong matatakot na magmaneho sa mga ganitong klase ng kalsada po, mga kapiksel.
Kasi ultimately, kung nasa kondisyon yung sasakyan at alam mo ang iyong gagawin, no? Alam mo yung mga certain precautions, alam mo yung tamang pag-iingat sa pagmamaneho, and well, knowledgeable ka sa pagmamaneho sa mga ganitong klase ng kalsada, malalampasan at malalampasan mo yung kalsada na yan. And syempre, ultimately, dapat nanonood ka ng Fix It Dennis YouTube channel to gain that particular knowledge para maging safe and comfortable ang iyong biyahe. Lalo-lalo na para sa iyong family. Okay mga ka-Fix It? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganap na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yung ka-Fix It, importante yan. So that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam! Paalam daw, Jello. Jello, say bye! Say bye! Bye! Mahal, say bye! Bye!